Kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Alam ninyo, ginawa ko tong video to kasi ito yung commonly asked question sa akin. Ha? May mga pinag-aralang tao, okay? Graduate sa magagandang university. Ako, graduate ho ako sa isang community university. Kailangan ho kasi, kailangan ninyong i-update yung sarili ninyo. Kaya kayo natatalo sa BIR eh. Ang mga BIR official, may taga-update sa kanila. Ang mga taxpayer, walang taga-update. So, ito ang deal ko. Kung gusto ninyong i-update ko ang opisina ninyo, kausapin ninyo ako. Ayun ang number ko. Nagpa-plus sa screen. Tawagan nyo yung mga numbers na yan o i-PM ninyo ako. Ayan, sinasabi ko na sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Paano magpa-receive sa BIR? Ito yung lagi. Ngayon, kung gusto ninyo akong kunin bilang taga-update, ha? Mag-a-update lang po ako ng mga ano ninyo, mga opportunities. Napakadami niyan. Okay? Sa BIR, pag sinabing opportunity, bababa ang inyong taxes. Okay? Pag sinabi nating obligation, ayan. Ang dami din yan. Anong gagawin natin dito? Bababa yung iyong liability. Yan ang gagawin ko sa inyo. And number 3, training. Training ko kayo para hindi na kayo magkaroon ng problem sa BIR. Hashtag filing letter with BIR. Okay. So, sasagutin natin sa araw na to, paano magpa-receive sa BIR ang pinakamalaking problema ng nagpapa-receive. Kahit na yung mga tauhan ko, nakakaranas nito. So, ito yung step by step. Okay. Una, kailangan nating alalahanin ano yung dapat munang ipa-receive. So, dito sa ating pinag-uusapan, okay, ang ipare-receive natin ay response. Ayan, katulad nito, burahin ko lang ito, ano? May response tayo, ha? Hindi pwedeng wala kasi pag hindi nyo nag-response, nag-wave na kayo ng right. Ayan, ayaw nating mag-wave tayo ng right. Okay? May response tayo dyan. Sir, ano ang response sa notice of discrepancy? 30 days lang yan, ha? Kailangan mag-reply ka. Simple lang, mga bossing ko, papakita ko sa inyo. Ito, ginawa ko to para sa mga taxpayer. Ang pinaka-importante dito, mga bossing ko, ito, dapat yung reply mo merong title. Kumbaga sa movie, di ba? Ang movie, eh, hindi mo alam kung ano papanoorin mo movie kung walang title. For example, ano yung title ng movie ng hindi natin makalimutan? Ayun, Ten-Ten Disarapen, hindi po yun. Titanic, oh. Ayan, for example, yan yung title. Di alam mo na kagad, ha? Yung movie ay para sa barko at may dagat. Titanic. Ganon din dito sa paggawa ng title. Alam mo na kagad kung anong gustong ipagawa. Dalawa yung ipagagawa. Number one, kailangan silang mag-reply, request. So, may reply dapat yan. So, anong content ng reply nila? Simple lang. Nakasulat na rin dyan sa letter mo. Ang content, i-correct nila yung mistake. Ganyan ho gumawa ng ano. Ha? Ito yung purpose. And then, ano yung letter? Saan ang galing? Ayun, no? Objection. Source. Diyos ko. Ang dami-daming teacher. Dami-daming teacher. Hindi tayo tinuruan sa eskwela ng gumawa ng tamang letter sa pakikipag-deal sa BIR. Pag natutunan nito, ganito rin yung pakikipag-deal with or transact with other government agency at saka mga private individuals. Ganito lang, sir. Tatlo ang content ng title mo. Number one, request. Lagi request kasi kailangan na request. May reply. No or yes. No, diba? Tapos, ano yung purpose? Correct mistake. Mistake correction, sabi ko. And number three, ano yung source? N-O-D. Ganun lang. So, ganito mga letters na pinakikita ko ngayon, mga bossing ko. Available ho yan. Binebenta ko. Ito, free. Pwede kayong kumuha ng free. Yan ho yung product name. Free ho yan.
So, kausapan nyo lang si, alam mo na, yung anak ko. Ayan ho yung kanyang email address. Eh, tawagan nyo na lang. Ay, hindi pala, ayaw nyo magpatawag. Eh, di email nyo. Yan yung email niya. Kung bibili kayo, pwede din kayong bumili niyan through Guia. So, punta kayo lang sa Emelino. Si Guia naman na makakausap nyo riyan. Okay? Kung bibili kayo ng mga template. Okay. Ayos na yung mga template, mga bossing ko. Affordable yung mga template. So, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Paano ba mag-receive? O, siyempre, may dalawang klase ng pag-receive. Pwedeng digital, i-email mo, pero delikado yon. Kasi lahat ng email addresses ng BIR, yung mga official, laging puno. So, nag-bounce back. So, wala tayong magagawa kung hindi pare-receive natin ng personal. So, paano sir ipareceive ng personal? For example, ito limbawa, meron naman tayong protest sa preliminary assessment notice. Dito, mapapansin mo, mga bossing ko, masyado malaking bilog, ano? Yan. Ako, naglagay ako ng delivered and served. So, ito yung portion, dalawa yung portion. Number one, pag dineliver at tinanggap, dapat yung tao mo, pipirma rito, yung taga-deliver mo. Ayan, pipirma siya rito, TP representative. O, yun, pipirma siya dyan. Pagkatapos, i-receive. Siyempre, hindi siya pwedeng puminta at pumirma dyan na hindi pa nare-receive dahil hindi niya natapos yung trabaho niya. So, after, na-receive. So, wala na, na-receive. Nino, nito. Ito ngayon yung tao magre-receive dito. Ayan. Taga BIR siya. Yun. So, ang una, ganito sequence. Number one, dito mo pare-receive. Ayan. Ngayon, kung malapit-lapit ito, ipareceive. Ito malapit sigurado. Number two. Ito malapit dito. Number three. Number four. Number five. Yan ang pinakamatipid na ruta. Route. Para magpa-receive. And then, tsaka mo pare-receive dito sa mga representative ni BIR Commissioner. Ito yung number 6, number 7, number 8. Dapat meron niyang tinatawag sa batas na official receiving seal. Yan. Yun yung nakikita niyong yung rubber stamp. Nakakita na ba kayong rubber stamp? Yung may stamping pad. Tapos, ayun, magbabakat ngayon dito yung nakasulat sa rubber stamp, pinipirmahan yon. So, paano nga? So, ang gagawin mo dyan, mga bossing ko, i-re-require mo magkaroon ng signature yung nag-receive. Nandoon yung printed name nung nag-receive. Siyempre, pag printed name yan, nandoon yung first name, middle initial, at saka yung surname. Ano lang yun? And then, dapat merong time, anong oras, for example, alas 4 ng hapon, anong day, September 23, 2021. Tapos, may signature nga siya. Ganyan lang, sir, yung dapat. So, kung pinareceive nyo rito, sa walong to, eh di may walong rubber stamp yan. So, may rubber stamp na 8. Di ako naniniwala na rin. Kulang pa ng isang 8. Nadagdag ako. Okay. So, ganun po. Okay? Ang pagpapareceive. So, merong letter para sa preliminary assessment notice. Ito po yun. At may letter din tayo para sa formal letter of demand. Ito rin po yun. Ayan, halos pare-parehas. Okay. Meron din tayong letter para sa request for, ayan, kung ano na na-drawing ko. Ayan. Okay. Kung ayaw namang i-receive, pwede yung number scenario, ayaw i-receive, ito yung pipilapan ng tao ninyo. Ayan.
Ginagawa ho sa inyo ng BIR to eh, kapag ayaw nilang i-receive. Kaya ang dapat pag pumupunta ho kayo sa opisina ng BIR, at least dalawang tao ho. Isang taga-deliver at isang witness. Okay? Para hindi ho kayo maloko ng mga tagre-receive. Kasi mga na frontliner ng BIR, sa sobrang dami ng trabaho, nanloloko na ng tao. Ah, nanloloko na ng taxpayer. Hindi naman sinasabi ko lahat, pero karamihan. Ngayon, punta ngayon tayo sa problem. Na paano, sir, kung ayaw i-receive? Ayun. Simple lang. Kung ayaw i-receive, ayan. Paano kung ayaw i-receive ng BIR? Yun nga, dapat may dalawa kayong taong kasama, dalawa yung papupuntahin nyo, yung isa witness. So, pipilapan lang ho yung sinasabi ko nito. Sila, yung deliverer, eto, dito pipirma yung tao, yung witness mo dito sa pangalawa. Ay, di ko napapansin. Ulitin ko. Yung tao mo, dito pipirma, at yung witness dito. Kung tatlo yung pinadala mo, eh, yung pangalawang witness mo dito ba pipirma. Ganun lang ko kasimple. Kaya, statement na yan, iniligay ho natin yan para maproteksyonan. Ha? Ang benefit niyan ay nasa taxpayer. Ang daming benefits sa taxpayer yan. Kasi pang kumbaga, pag nagpapareceive ka ng bola, isipin mo na lang na nagbabalibol kayo o nagbabasketball. Okay? Ibinabalik mo sa... Hindi. Parang mas magandang analogy yung bola may bomba. Okay? Sample lang to. Wag namin. Sample lang. Merong time bomb yung bomba. Kung sino... Ah, yung bola kailangan gumagalaw kasi pag hindi siya gumagalaw, sasabog yung bomba sa loob ng ano. So, the most important thing kasi sa basketball, kaya hindi pwede sa basketball to. Ikaw yung may hawak ng bola, lagi gusto mo may bola. Hindi 'yun applicable dito sa scenario natin. Pagdating sa BIR, dapat ang bola laging wala sa iyo. E deprive mo yung sarili mo na mahawakan yung bola. So, para mo magawa 'yon, ibato mo sa BIR. Paano ibato yung bola sa BIR? True letter. Hindi pwedeng, ibabato ko yung bola kayo. ibig sabihin, hindi pwedeng daldalan. Isusulat mo yung dapat na gawin ng BIR at anong gusto mong ipagawa, anong gusto mong pa-correct. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo dito sa letter ko, request for mistake correction. Okay? So, kung kailangan po ninyo ng mga template, available ho yan sa aking website, kataxpayer.com. Ayan, nakikita mo. At sa aking aking mga kasamahan. Ha? Puntahan nyo lang, tawagan nyo lang siya at makakabili ho kayo. So, naghahanap din ho ako ng mga dealers ko. Kung gusto nyo kumita at magkaroon ho kayo ng konting komisyon mula sa akin, kontakin nyo ho sila at magsimula tayong magnegosyo. Kahit anong klaseng problem sa taxation, basta sa assessment yan, deficiency assessment, kaya po nating paliitin yung deficiency assessment nyo na hindi ho kayo maglalagay sa BIR. Sumama na po kayo sa atin kasi together, we can reduce assessment. United, we can stop harassment. Sa mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.